Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ito! Talakayan kay Basti, kay Danny at kay Willy Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan kay Basti, kay Danny at kay Willy Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Simula alas 4 hanggang alas 5, magpasaka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento. Lahat at syempre mga kaibigan, kakampi. Ito na naman po tayo sa ating programa dito sa ating Talakayan Pinoy. At naku, napaka-busy ng mga tao ngayon. Marso na po. It's first, ano ba? Anong ngayon? Ah, ikalawang ano na siya. Nasa second, ano na ang pero first Monday of the month pa rin naman, di ba? Okay, first Monday of the month. Sige. At syempre wala tayong makakasama natin dito. Walang iba kung hindi okay, sinasabi natin, sir? Maganda nga. Isang maganda, mapagpalang hapon no, sa ating mga minamahal ting mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Mm-hmm. Sana po'y lagi nakatunan ang inyong Facebook o YouTube sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Yan. At syempre nakalimutan niya yung kanya. Tulungan mo to, tulungan mo. Okay, at syempre mga kakampi, dito naman po tayo sa ating programang Maraming Kwentuhan at Talakayan. Yan, dito, ito. Okay, so narinig mo na ako, sir? Okay. Okay, so sabi nga natin, ano nga ba mga issues at iba't ibang kwento dito sa ating programa ngayong araw na ito? Sige nga, may sir? Isang magandang kwento at nakaka... Ika nga eh... Nakakapagtaka dahil na may sinumbong na head nurse. Saan? Sa Agat Bonifacio Hospital. Oh. Na isang mag-ama ang dinala, yung ama dinala yung anak niya sa Agat Bonifacio Hospital at pinakikiusapan na turukan ng iniksyon na para do sa gamot sa bata. Okay, ano ang sakit ng bata? Ay, hindi ko lang nalinawan. Pero ang sinabi, tinanggihan siya nung ano? Nung nurse. Nung head nurse. Okay. At dahil kailangan daw dumaan sa due process. Eh ngayon, pinaliwanag nung ama na kung hindi, kung bukas lang daw yung working days, sa health center lang sila nagpapa-injection. Mm-hmm. Eh kung mo inabot ng Sabado, Linggo, okay, kanya wala silang mahinga ng tulong maliban doon sa head nurse na yun na naka-duty sa ospital. Oto. So? O, ngayon, nung sabi ko, tawagan mo, kakausapin ko. Mm-hmm. At naisaksak yung gamot? Hindi nga. Hindi, okay. Sinabi niya, may protocol silang sinusunod. Oo. Na galing sa City Hall ang order. Mm-hmm. Kanya, yun ang pinagpilitan niya. Kaya sinabi ko, siguro naman yung mga kasabihang in every rules, there was an exception. Oo. O yun siguro pagkakataon na yan, exempted na yan, na tutulong ka sa taong nangangailangan, na lalabagin mo naman yung rules na sinasabi mo, hindi ka naman siguro paparusahan ng administration dahil sa nakatulong ka. Di ba? Kung pasusundarin mo sa rules yan, kung mamamatay rin bata, kung dahil sa kulang sa dapat na ma-ineksyonan. Oo. Okay.
Anong ano doon? Ba, matigas ang katuwiran ng nurse. Head nurse na yun. Mm-hmm. Dadalhin din daw sa emergency. Ah, doon daw lalapatan ng lunas. Eh, hindi ka na nga mag-emergency. Kakum eh. Nurse ka naman, nakakaintindi ka sa injection. Okay. Bakit hindi mo kako pairalin yung ano, yung pagtulong sa mga ganyang pagtulong, gender gender, diba? Oo. Okay. So, ano nangyari? Eh di, umuwi na rin yung ano, nagpaalam. Bata. Oo, nagpaalam yung mag-ama at sinabi sa akin, bahala na ako na pagpapasensya rin nila. Eh, inakuhan ko lang yun na nagdaramdam din ako sa nangyari dahil yung pero wala naman nangyari doon sa bata. Wala naman. Hindi ibig sabihin, kung wala man nangyari, paano yung pagkakataon na yan kung may mangyari? Di ba? Oo, tama. Di ba? Di, anong mangyayari? Yung mga sinasabi niyang taga-sidiol, mananagot ba yun? Mm-mm. Siyempre, siya si sino magulang dahil siya yung hinihinga ng tulong, di ba? Oo. Kaya hindi maganda yung ginawang asal nung head nurse na yun. Mm-mm. So, minsan salbay din mga... Sorry ha, pardon. Hindi naman ka. Diba? Hindi ko lang masabi doon sa magulang ng bata. Mm-hmm. Dahil nakausap ko sa telepono yung head nurse. Uh-oh. Bading. Ah, okay. Kaya kung pagkabading, medyo matigas ang katwiran niyan. Yung maipilit niya, maipilit kahit na... Hindi naman siguro lahat, no? Karamihan ganun. Oh, sige. Okay. Kaya hindi magandang... Ehemplo. Oo, hindi... Okay. Tatawagan natin ng pansin yung... Mayor muna. Mayor. Dahil dinadahilan nila ng sa taas daw yung mayor utos ng Manila yan, ano? Oo, mm-hmm. Si Hani Lacuna. Mm-hmm. Tinatawagan natin ng pansin si Mayor o si Mayora. Okay, si Vice Mayor. Si Vice Mayor, si Vice Mayor, ano yung... Si? Yul, sir. Si Katotong Yul. Oo. Bigyan natin ng pansin yung mga yung head nurse ng Gat Bonifacio. Ay, tinuturo kayong yung daw matataas sa city hall ang sinusunod nila eh. O niya. Kaya hindi raw siya makakatupad sa inuutos nung tungkulin sa magulang ng bata na injectionan yung anak niya, dung bata. Mm-mm. O kaya sana magkaroon ng isang aral sa inyo yan at pagsabihan din yung head nurse nyo na masyadong tapat sa tungkulin kung mamamatay naman yung tutulungan. Eh di sayang yung pagtatapat niya sa tungkulin. Oo nga. Kapalit yung buhay. Di ba? Kaya hindi dapat ikatwiran yung ano yung sinusunod nila itaas. Mhm. Eh, pag kaya ganung nangangailangan ng tulong. Kahit na hindi mo siguro sundin yung sa itaas eh magpapasensya na yun dahil alam na mayroon kang ginawang tulong, di ba? Okay. Eh masama yung nilabag mo yung tungkulin mo nang walang kapararakan. Oo. Di ba? Pero kung yung ganung makakatulong ka rin sa kapwa, ilaban mo na rin ng kwan yung sarili mo na di balik ang pagalitan, gano'n, di balik ang ilipat sa ibang ospital, mga ganun ba? Makatulong ka lang. Yun ang mahalaga, nakatulong, hindi yung kung ano-ano sasabihin mong may sinusunod kang protocol o mga proseso. Tama yun, sumunod ka sa gano'n. Pero depende sa humihingi ng tulong sa'yo. Diba? Mm. Kung mga makikiusap lang sa'yo, walang kabagay-bagay, edi pwede mong ano, pairalin yung sinasabi mong sumusunod ka sa tungkulin. Pero yung ganung nakikiusap na sa'yo, dala yung bata at iiniksyonan mo lang naman, hindi ka naman gagastos. Bakit? Takot na takot kang labagin mo yung sinasabi mong utos sa itaas. Oo nga. Diba? Ako di naniniwala sa mga ganung ano, mga
mga etching lang na kung ginagamit mo rin yung mga superior mo para makaiwas ka rin sa trabaho eh. May mga bagay na ganun. Kaya tatawagan natin pansin ulit ang ating Vice Mayor Yul Servo at saka itong si Mayora Hani Lacuna. Sana bigyan nyo ng leksyon o aral at sabihin man lang nyo na huwag mo na sundin yung protocol kung talagang kinakailangan tumulong ka sa tao. Di ba? Oo. Yan ang isang makatao, makadiyos na pamamaraan para makapaglingkod tayo sa kapwa-tao. Kasi yung tinatawag na paglilingkod, eh parang naglilingkod ka na rin sa Diyos pagka nakatulong ka sa kapwa mo. Masarap tumulong, di ba? Kahit wala kang kinikita. Di ba? Totoo yan. Totoo yun. Oo. Di ba? Sabi nga na huwag kang tumulong ka nang huwag kang umaasa ng kapalit. Yun ang maganda ron. Kaya naramdaman ko tuloy itong naisip ko tuloy dito sa ano eh. Kay head nurse na to, baka ako nangangailangan din ng gaila. Ng gaila? Ano yun? Hindi ko ata alam yung gaila. Gaila eh. Kailangan ng tulong yung tao eh. Para tulungan niya, nangangailangan siya ng gaila. O eh. Ang gaila? Salitan natin yun. Ay, alam ko na yan, lagay. Tanga ako, tanga. Naalala ko tuloy nga, may guard doon, di ba? May pinupunta kami kasi dumating yung peace boat. Dinadala, ay, may mga tao kami daladala, ganyan-ganyan, para mag-watch doon. Tapos, sabi sa akin, ma'am, di, pangalawang punta ko, ma'am, pakapi ka dyan. Ang dami kong kapi dito, yung masya-share dyan eh. Pakapi daw ako, di binigay ko yung mga kapi na gali. Ano ba? Sabihin, di ko makalimutan yung tinakape. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Sabi ko, ano ba yun? Eh, gaila nga yun eh. Gaila. Kailangan pala may lagayan, no? Diba? Nakakalungkot naman eh. Ano yung salita ka, no? Lagay yun, ibig sabihin, ikaw talaga. Hindi nga, isalitang nagbigay ka ng kape. Pakapi ka ma'am, sabi niya sa akin. Hindi literal na binigyan ko ng kape, kape daw eh. Di ba? Parang ganun lang yun, tama ba ako ano? Di ba? RB? Hindi lang masabi sa'yo nung guard. Hindi ko makalimutan. I-Gcash mo na lang. No, wala pa Gcash noon eh. Wala pa, wala pang ganun eh, di ba? Pero ibig sabihin, guard ka lang doon sa house at lahat naman ay normal na makakapasok kasi invited talaga ng mga Coast Guard yun. Di pasok, madami pumapasok, magdadala kami ng mga pagkain para doon sa mga foreigner na bisita natin. Yun. Nakita ka, nakilang balik ka na. Ang dami ko dito. Dito yata nakalagay yung mga... Ito pa ako, kuya. Ito pa. Yabang ko pa eh. Kapilang pala eh. Ayun. Nakakalungkot eh. Tinagihan. Binato yata. Hindi ko na matandaan. Basta, bakit? Sabi kong ganun. Yung pala, siguro ang iba nga sinasabi, parang gaila. Ito kasi hindi ako tinuturuan itong si Arby. Tawa-tawa pa eh. Diba? Pero ang sinasabi nga natin, dapat hindi talaga ganun, ano? Oo. Diba? Eh, mag-iisip ka ng ganun eh, dahil nga alam mong head nurse siya yung namumuno sa nurses. Oo. Eh, bakit wala siyang tauhan na mautusan? Talagang dapat siyang kumilos dahil kay emergency nga, nangangailangan ng tulong yung ama ng bata eh. Oo. Diba? Kaya Mayor, Mayora, huwag naman, dapat alam din. Alam mo, ang dami. Ang ganda pa naman nung report ng ating Vice Mayor at saka yung kanilang ano ha, head nurse yun. Ano parang, siya yung sa, wala sa City Hall sila yung ano ng mga health. Department of Health. Oo, Department of Health. Oh, tama ba ako? Department of Health. So yung marami silang report, ang gaganda. Ito, hospital ng Maynila, etc. Ay, ang ganda, natuwa nga ako, sabi ko, baka pwedeng makipartner tayo kasi ang ganda ng presentation. Yun. Ngayon,
Hindi pala masyado. Nabuking, na nabuking. Ngayon, nabuking ng kaunti. Nabuking. O manawagan ka na para doon. Kaya nga, maganda pala yung report ng Manila Health Department. Oo, oh. Manila Health Department po yun. Sana. At nandun pa ang Vice Mayor. Diba? Sana maintindihan mo yan na ikaw pala yung head nurse ng Gat Bonifacio. Pwede sigurong i-report nyo sa kanila. Bibigay ko yung number ng Manila Health Department. Okay? So, ayan. Sinasabi natin mga Pinoy. Pinoy talaga. Pero hindi naman lahat siguro. Ano, sir? Ito si Head Guy lah. Si Head Guy lah. Si RB, anong sa kanya? Head ng? Ano? Head ng, ng mga chicks? The head ng makapagal. Makapagal abin nyo. Baka kulang eh, kaya ganun. Kaya masama pakaramdam niya, sir. Pero sabi ko, anong ginagawa mo kay sir? Ginagandaan mo para isama ka uli. Diba? Ganun naman mga Pinoy, diba? Well, anyways, ayan yung ating mga nakikita natin, napapansin natin. Eh, kumusta yung kalupaan mo? Okay na ba yung sa Santa Lucia? Yun ang hindi natin malilimutan dahil yung pangako nilang babayaran na sa Bacoor City Hall sa assessor's office eh hanggang ngayon inaasahan nung anak ko na tatawag sila at para sabihin na mag-abiso na pumunta kayo roon at bayaran niyo na rin yung para sa inyo dahil nabayaran na yung para sa amin. Eh walang ganong notice eh, wala man lang sabi tatawagan. Uy, sabi, ako nga yung kumu-question to sa anak ko nga real estate broker. O, ba't naman ganun yung kausap mo? O, nangako, tatawagan ka. Asan yung tawag? Dapat ikaw humingi ng telepono ron o cellphone number para pag sinabing ganun, ikaw ang kukulit sa kanila. Tama. Kamukha niya, katulad niya, hindi ka hininga ng number, hindi mo rin siya hininga ng number. Paano magkakaalaman kayo na nakabayad na sila ron? Diba? Kaya lalong lalong tatagal yung ating issue sa Santa Lucia real estate broker. Dahil tuwing hanggat hindi sila nagbabayad o tumutupad sa kanilang tungkulin, eh lagi natin silang babanggitin sa radyo. Oo. Sa dyaryo nga, naka-issue na sila. Dito, sa dyaryo mo? Hindi yan yung ngayon. Isa? Ito nga. Ito. Santa Lucia ba yan? NHA? Hindi. Sa yung... Noong nakaraan linggo yan, yung isang itong linggo to, yung Santa Lucia. So? Dami reklamo. Paano yun? Paano nangyayari yun? Sino nag-aayos dapat? Yung documentation na department. Oo. Anong nangyari doon? Kasi pagka nagbayad ka na ng balance mo, kinas mo yan, sa documentation division ka makikipag-usap, sila yung nakakalam ng mga papeles mo. Okay. Ngayon, ang problema sa documentation nga, aalukin ka na sila nalalakad para magkatitulo ka. Ngayon, pagka hindi ka pumayag, sino papayag noon? 180,000. Ang package deal. Samantalang ako lumakad mismo eh, wala pa 50 mil. Ikaw na lumakad? Oo, ako na mismo. Sa kanya magkano sinisingin? 180,000 kala. Ay, putyang ganit. Tatlong patong, di ba? Oo, mahigit pa. Ngayon eh, nung langaring ko eh, na suma total ko, wala pa 50. Abala nga lang ako, tsaka... yung gastos sa gasolina, yung pagkain. Di bale, ibig sabihin, naranasan ko yung kaya ko ipaliwanag sa mga tao, sa mga nakikinig, doon sa pwede ko sabihin na huwag kayong papaloko sa Santa Lucia. Dahil ang panloloko niyan, corruption yun eh. Hindi ako pumayag na 180,000. Bay, hindi ako tinuruan ng proseso kung paano. Buti na lang. Paano ang ginawa mo? Paano?
Eh, siyempre, may karanasan din ako sa mga paglakad-lakad ng titulo namin sa Bulacan o sa Manila. Di, alam ko kung sino tutumbukin na tao. O ang kaus ang regional, ano to, yung tinatawag na District Register of Deeds. Okay. Yun, Register of Deeds. Tapos ang ginawa mo ngayon? O di, kinausap ko yung hepe. O di, tinuruan ako. Ngayon, sabi, kahit magbayad ka, kung hindi pa bayad yung... Dati. Yung Santa Lucia, hindi mo rin makukuha yung titulo. Okay. Kailangan magbayad siya ng participation niya. At magbabayad ka para clear na kayo. At ilalabas na yung title mo. Ibig sabihin, hindi siya sinabi sa akin nung Documentation Division. Nang Santa Lucia. Nang Santa Lucia. Okay. Kung ano dapat na gawin, anong proseso para makuha mo yung titulo mo. Eh dahil nga hindi ako nagpaloko sa kanilang presyo. Okay. Hindi rin ako tinuruan. Eh buti nga nakakaintindi tayo kahit papano. Pero kung sa napunta sila sa tanga yung mga walang alam sa ganyan. Oh, patay, ang laki ng babayaran, oh, di ba? Kasi may penalty yan araw-araw kung magkano. Oo. Oh, pag magugulat ka sa loob ng isang taon kung magkano dapat na bayaran mo . Correct. Oh, di ba? Kaya napaka sokdula ng ano yan, mga kupal. Bagka. Okay. So mga kakampi, dito sa ating Talakayang Pinoy, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Meron ka bang update? Okay, habang inaayos pa ang paalala mula sa ating himpilan, sabi nga natin, yung mga hindi ka nais-nais, huwag natin gawin. Diba? Oh. Yung mga ganito, ang laki ng tubo, grabe. Kung wala kang pera, yun ang yun? Masakit doon. Buti walang pera nung inayos. Hindi, wala kang pera, wala kang alam. Oo, totoo yan. Di ba yung mabigat doon . Kahit may pera ka, wala ka namang alam. Mm-mm. O di, kawawa ka. Kanya, kawawa ka, mapeperahan ka. So yung mga kawawa, walang pera, wala talagang mangyayari. Ano? Hindi mo alam kung anong gagawin. Okay na? Sige, magpaalala muna tayo. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Tagaytay Gem Resort na pag-aari po ng ating kasama sa PCGA, Captain Jomen Lopez. Siya po ay... may mainit na pekto na pala. You can call the landmark is Mahogany Market and Mater Dei Academy. You can call para kayo ay makapag anong tawag doon? Book. Anong number? 0917-535-6259 na Tagaytay Gem. Si Captain Lopez ang hahanapin diyan, ano? At syempre para kay Pasky, ano naman po ang number? 0928-735-4919. Mm-hmm. Ayan ang Tagaytay Gem in Tagaytay. Next natin, ayan ang Gem Resort, ha? Gem Resort.
Ito talaga, gustong-gusto talaga to ni RB. No? Talagang ewan ko ba? Ito naman, ano naman to? Yan, ang Talmoya Cold Shampoo. Ito po, meron siyang 11 ingredients. Yan, ha? 11 ingredient of traditional Korean medicine. Paano makakatulong ito sa pagpapatubo ng buhok? Yung mga nalulugas sa buhok, makukontrol niya, pati dandruff. Magkano, kuya? 1,750. Yun. Isang litro ay 1,750 and 300 ml only for how much? 750. Yun. Ang Talmoya Cold Shampoo ay galing ito ng Korea. Okay? Ayan. Talmoya Cold Shampoo. Ayan. Mabisan lunas. Pagpatubo ng buhok. Yan. At pang-alis ng balakubak. Yan. Tingnan nyo yung kay Sir Pasky, di ba? Oh, di ba? Kalbo na rin. Okay, para sa pagbili, kung gusto yung bumili, o pwede, ano, sino tatawagan? Ang inyong katotong Pasky, 0928-735-4919. Okay. Yan. Tingnan natin mabuti, oh. Tingnan nyo kay, ano, dating kalbo yan. Ayan, tatay ni RB. Oh, kalbo. Si RB, matino ang buhok. Ano po? Oo. Tagunang buhok, pinaglisa. Saan? Sa Maes. Meron akong dapat samahan. Sino ang dapat samahan? Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Imposible sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Okay, ang ating Bayview Park Hotel Manila, ito yung ideal hotel for tourists and business travelers. So, saan pa ito matatagpuan? Sa panalukan ng Rose Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay, at siyempre kung gusto po ninyong mag-check-in, dahil may gagawin kayo dyan sa US Embassy. Anako, napakadali po. Yan po ang Bayview Park Hotel, Manila. Ideal hotel for tourists and business travelers. Okay, balikan natin ang ating... Meron pa ba? Okay. So, balikan tayo sa ating mga balitang talakayan, Pinoy. Balita ng talakayan, Pinoy. So, unahin natin ang PCG. Yan. Ayan, welcome Police Colonel, tama ba ko? Police Colonel Richard Acuitanya. Yan. Police ito, kuya, no, police. Okay. PNP, PNP. PNP yan. Ano ba nangyari diyan? Siya yung head ng training center ng National Capital Region. Okay. Siya yung madalit sabi, siya yung nangangasiwa sa mga nagte-training, sa mga bagong pumapasok na PMP. Okay. So, si Colonel Richard Acuitanya. Yan? Yan, oo. Oo. So, siya lalapitan dapat sa kanya mag-a-apply. Ganun ba yun? Yan, oo. Tapos, yan, isa rin sa mga nasa larawan, sa ikalawa sa kaliwa, yung aking apo na... Nasaan dyan? Ito, pumasok? Pangalo sa kaliwa yan. Oo. Kaya, congratulations sa... sa recognition nung nakaraang Pebrero 28. Ayan po yung kanyang mga kabats na kasama sa larawan. Ayan po si John Danaw. Danaw? Oo. Okay, next natin. Hindi, yung ano bats na ano, ano mo nga yung ano?
Yung batch daw. RB, paki-plus mo yung class na... Yan yung InPhotos Fostering Partnership to Advance Philippine Maritime Safety and Security. Hindi yun? Hindi yun ano? Hindi. Hindi yun. Eto pala, yun. Si Querbert John Carlos Danao. Iyon, kanino yan? Ano? Pamangkin mo? Apo. Yan. Masi Club Alpha Co. Class 2023 to CPNP NCRPO Class Recognition February 28, 2024. Congratulations, Apo. Congratulations. Ay, huwag mong pamarisan yung mga... Tuloy-tuloy sana. Tuloy-tuloy na na maging mabait. Tsaka huwag pamarisan yung mga iskalawag na police. Oo, talaga. Mga graduate, kaso, graduate na siya. Graduating na. Nagkasin, na-recognize na sila eh. So, pagkatapos yan, ano na mangyayari? Police na siya? Police na. Yung assignment na lang kung saan siya ma... Assign? Pero ano yan eh. Recruit ng NCRPO yan, Metro Manila lang yan. So dito lang sila mag-ano. Ano yan, mga full pledge na police? Full pledge. Okay. Kumbaga sa ano, yung first rank nila, patrolman, parang ganun. Mga bagong police. Huwag kayo magpalaki ng tiyan, mga ihot-iho. Ihu-ihu pala lahat ito, ano, walang babae. Okay, next natin. Ito naman yung sinasabi ko kanina na Partnership to Advance Philippine Maritime Safety and Security. Iyan, ito kuya, anong nangyari dyan? So parang ang Department of Transportation and the Government of United States convene. U.S. Ambassador yan. Itong March 1, no? Kailan ba yun? March 1 is Friday? Last week. Last week, Friday. Okay. At anong nangyari dito? Pati ano, Philippine Coast Guard din pala nandiyan kasama for the Condaco Feasibility Study for the Implementation of Vessel Traffic Management System. Kasi at 10 location in the country. Anong gagawin dyan? Tungkol sa maritime... Pagpapalakas ng maritime industriya natin dito. Ba yun? So kasama rito si... sino ba ito? Secretary Bautista. Si Jaime Bautista, DOTR Secretary. Sino pa yung mga ano dito? Anong mangyayari? Ayan, si Commandant ng Philippine Coast Guard. Si, kasama din, ano? Si Admiral Ronnie Hill Gaban. Siya po yung namumuno ngayon sa Philippine Coast Guard. Si Admiral Gaban. Okay. Ang tawagin po dyan, Commandant Philippine Coast Guard. Okay, ayan. Diba? Kasama so, na yung, ano, yung sa larawan, itong si U.S. Ambassador, diba? Ayan. Yung U.S. Ambassador, ano yung... yung naka-red? Ha? Yung naka-red? Ay, naka-red. Si ano to, U.S. Ambassador to the Philippines, Markay Carlson. Miss Carlson. Carlson. Red na red siya, o, di ba? So dito, pagpapalakas ng ano. Coordination. Coordination, pagpapalakas ng hanay, kasama sila, di ba? Yung traffic management system dito sa bansa, paano nga ba? Ayan. Particular na sa karagatan 'yan. May traffic din pala diyan, ano? May nangyayari talaga, 'di ba? 'Yan. At saka siyempre natuwa din naman 'tong si Secretary to the Philippines sa US Ambassador Carlson. Kasi ang ganda ng pagsalubong daw sa kanya ng ating mga government officials, 'di ba? Yung mga ganung klase. Si Ambassador Carlson. Palaging nag-jo-join sa Maritime. Philippine Coast Guard. Okay. Palagi siyang bisita ng Philippine Coast Guard at maaalala siya lagi pagka tungkol sa maritime, tungkol sa karagatan. Kasi alam mo, napaka-importante na halagaan ng maritime natin eh. Kaya diba? Nagkaroon ng seryosong pag-uusap.
Bagamat nakangiti sila lahat. Oo, pero dahil problema pala. Alam mo yun, yung sinasabi nga natin, ang gusto nang nila ay maging maprotektahan din. Tayo gusto rin natin maprotektahan yung environment natin, especially yung mga sa karagatan, di ba? Kung nakita natin yung mga nangyayari ngayon, yun, di ba? Kaya hindi tayo pinababayaan ng United Nations, United States of America dahil sa yung kanilang ambassador na si Ambassador Carlson. Carlson. Ay palagi silang nakikipag-ugnayan. Nagre-report siguro lagi yan. Ano? Coast Guard, yan. Actually, para din maalagaan yung marine environment natin. Kasi nga, di ba, nababalahura minsan. Oh. Kung makita mo, pag iniwan ng isang barko, sira-sira yung ilalim. Oh, di ba? Yung corals natin. Ang pinaka, kando, no, pinaka maselan, yung oil spill. Oo, isa pa yan. Pero ako, ang gusto kong pangalagaan dapat dyan, yung wag masira, yung balahura na tinatawag ba? Tama ba ako? Balahura ba tawag doon? Yung malulubog, yung magiging basura. Hindi yun eh, di ba? Kung matatanda mo, may mga antawag doon sa ganun, yung bahay-bahay na ginagawa corals. Coral reef. Yung mga doon nag-stay ang mga ano, fish. Di ba? Naging itlog. Mm-mm. Doon. Yung iba doon, sira na. Hmm. O, diba? So, yun ang gusto natin sana ma-maintain. Kung tawagin yun eh, yaman dagat. Oo. Medyo nagkaroon ng problema nitong mga nakaraan yun, diba? Mm-hmm. Pakindat-kindat lang tayo. Pakindat-kindat lang si ano, diba? May sakit pa yan. Well, anyways, para mga ma-manage din yung maritime traffic, kaya nandyan siya. Diba? Oil spill, yun yung mga problema doon eh, diba? Yung marine environment din, dapat malagaan. Yun ang isang sinasabi natin. Okay? Yung mga yaman dagat na kinakailangan na, ano? Protektahan din. Protektahan. Oo. Tama rin naman. Okay, next natin. Si Philippine Coast Guard ba to? Ha? Philippine Coast Guard expresses a sincere condolences. Tama ba ako? Oo. Ha? Condolences to candidate Coast Guard officer Jerry Lu Ninya, tama ko, Jerry Lu Coast Guard. Jerry Lu babae no. Jerry Lu Ninya Compok, who lost her brother during the recent encounter between the Philippine Army and the New People's Army. Kasi tatay niya yung nakakalungkot naman. Tatay niya yung sa MPA. Ha? Yung istorya. Ha? Yung nga nga nakikialam ang armed forces dyan dahil nga buti raw yung mga naging anak eh, hindi naman napapunta sa iba. Hindi. At nagpapasalamat pa, naging coast guard yung isang anak. Pero malungkot siya nung magkalabang kayo. Tama ba? Oo. Di ba? Ayoko nang ganun, no? Magkalaban sila, di ba? Siyempre, hindi nga sila nag-aaway, pero magkalaban ng damdamin nila. Pero paano pag nag-encounter yung dalawa na yan, ano? Paano kaya? Lang magagawa. Alagampan ang tungkulin. Hindi po pwedeng time out. Tatay ako ni ano, hindi pwede. Tay, hindi pwede, ha? Magkalaban tayo, tay. Di ba? Mabuti naman, di ba? Kaya, so dahil ang tatay ni Jerry Lu ang nawala. Yung leader ng MPA. Okay. Ngayon ang masaklap dito, nasa istorya niyan. Ba si Jerry Lu? Tatlong anak ng tatay niya naipamigay sa lola tsaka sa... Mm-hmm. Kaya ito si Jerry Lu ang... napunta naman doon sa isang kamag-anak yata. Mm-hmm. Ayun, hanggang sa nag-aaral. Marurunong yung mga anak. Bata, oo. Mga bata, mga cum laude. Mm. Kanya, buti nga, nagkaganon at hindi na ako ng magulang ama eh. Siyempre, nasama sa bundok yung ama. Mm-mm. Hindi na supportahan yung mga anak. At mabuti namang lumabas na magaganda ang buhay ng anak. Magaling din, ano, di ba? Dahil mga nagsikap, mag-aral. Kaya yung isa naging official ng Philippine Coast Guard.
Okay. Eh, nasa larawan yung ang pinag-uusapan nila dyan yung dapat kung rebelde yung magulang mo, eh, huwag ka makinig. Sumama ka doon sa gobyerno. Oo. Kung diba? Sa inyong ano mo talaga, yung puso mo, di ba? Pag dito ka, sige, go. Mm. Kaya ang mahirap dito, yung magtalo kayo pareho ng magulang mo. Sa usapin ng politika, sa usapin ng, ano, tawag dito ka, sa usapin ng mga, anong tawag doon? Mga... Magkaribal na issue ng gobyerno. Oo. Yung panig ng pamahalaan, tsaka panig ng... Maglaban yung dalawa na yun, ano, di ba? Oo. Siyempre, pagka... pero kung ako yung magulang, hindi ko nakukumbisin yung anak ko saan niya gusto. Saan niya gusto, oo diba? Nga. Oo. Kasi mahirap din mamundo ko yo. Di ba? Tsaka naranasan niya na nagkamali siya, napasubo na siya. Yes, oo. Di ba? Sabihin mo na lang sa mga anak mo, magpakabuti na lang kayo kung hindi kayo masikaso, nandiyan sa mga lola niyo, sa mga kamag-anak, ayusin niyo lang yung buhay niyo. At ako yung nandiyan dito na, hindi na ako pwedeng umalis o tumalikot sa tungkulin nila. Kasi papatayin din siya dyan eh. O di, ihabilin niya lang sa mga anak niya na kung saan niyo gustong lumugar. Oo. Walang ano, walang pagagalitan kasi pare-pareho naman may mga meron tayong mga gustong mangyari, di ba? Yun yun. May mga pangarap. So lahat ito ay nasa maayos naman yung mga anak niya. Hindi naman na, siya lang ang hindi. Hindi naman siya ay, hindi ko naman sinabing hindi. Siya lang yung na iba. Siya lang ang na... Cum laude, oh, yung isa. Di ba? Di ba? The youngest among them is 24 years old. Yan, ang CCGO Compok. She decided to serve with the government after graduating Bachelor Science in Political Science, cum laude at Trinidad Municipal College in Bohol. Di ba? Oh, proud ka. O, yan ang anak ko. Di ba? Yung mga ganong klase. Kaya magandang, ano yun, maganda rin yung sa ama niya. Hindi siya nakialam, di ba? Oo, tama din naman. Hindi niya sinuyong maging MPA. O sumanib sa kanyang gawain. Kaya okay na yung naging kanang ama. Desisyon. Pero may sinasabi dito, family of slain NPA leader meets in a mournful reunion. Ito ba yun? Nag-reunion sila ng pamilya? Oo. Kaya nga, in Visayas. Visayas kuman. No? Oo. Kaya nandun yung mga Air Forces, mga member ng Air Forces. Kaya maganda istorya yan, ano? Oo nga, magandang gawing ano eh, no? Pelikula. Pelikula. Hindi, hindi nga. Totoo yan, di ba? Nangyayari naman sa mga pelikula yan noong araw eh. Yung merong mga lumalabas na rebelde. Tapos magkalaban sila dahil politika, magkaiba sila ng paniniwala eh. Yung, di ba? Yung mga ganong klase. Napapanood yun. Ideology, ang tawag doon. Ideology. Iba ang ideology ko sa ideology mo in terms of the politics, di ba? Yan. So, masakit din, magkita kayo na magkaiba ng landas pareho. Pero dahil namatay nga yung isa doon, talagang ano, nagkaroon ng, anong tawag sa gano'n, reunion, di ba? Reunion, o. Tsaka yun nga, yung nagpahayag ang Armed Forces na sana ay mangyari pa ito sa mga anak ng ibang rebelde na... Oo, galing nga, congratulations. At syempre, sabi ko nga ay, condolence naman. Diba? Dalawa yun eh, isang good news dahil yung mga anak niya natapos, di ba? Ang hindi maganda ay nang mamatay naman tong tatay, di ba? Yon. Okay. Ang sarap pakinggan kapag ang anak mo ay nakatapos at may honor pa, no? Di ba? Oo, syempre. Ganda, sabi nga natin eh. Well, anyways, ang susunod natin dyan. Hindi, sa ito, yung... eh nabanggit na natin yung reunion, nag-reunion yung mga pamilya. Ito na tayo, kuya. Authorities intensify anti-illegal fishing ops in Zamboanga, Sibugay. Ano yung sinasakyan nila? Yung mga, basura ba yun? Hindi, mga isda yun. Ito. Daming isda niya, huli. Oh. O yan, nasa styrofoam.
Naka-freezer na yan. May mga yellow para hindi mabulok sa biyahe. Oo. Kanina kasi parang ulit-balik mo nga doon. Ayan. Ano ba yung mga naka-display na yan? Nasa alambat. Ah, okay. Kaya kung tawagin niyang bangka niyan, yung troll. Malalaki yan, malakas ang kapasidad niya. Yeah, kamukha niyang kayang-kaya niyang dalhin yung mga ganun lambat. Mm-hmm, mm-hmm. So, daming isda, ano? Diba? Oo. Oh, yeah. Mm-hmm. So, dito ay naiwasan ba? The Philippine Coast Guard has joined authorities in intensifying anti-illegal fishing operation in the vicinity water of Cabasalan, Zamboanga, Cebu, Guy. Ayan. Diba? Maganda. Ano siya la? Hindi illegal yung kanilang pag-fish, no? Diba? Hindi. Yung, maganda. Yung kanya sila hinuli dahil nga... Ay, hinuli? Over naman. Hindi, illegal fishing nga. Ah, illegal fishing ba yan? Illegal fishing yan. Yung, oo nga. Hulbot ang tawag dyan. Ano ba yung hulbot? Gumagamit sila ng ano kaya? Yung paputok, mga dinamita o... Yung may mga ano itong isang kuan nila. Ay, ano talaga pala gumagamit. Kaya pala dami nilang huliin, di ba? Some of those practitioners have been operating within the municipal waters affecting the catch of small-scale fishers. Ibig sabihin, pati maliliit na huhuli nila. Nadadama yung maliliit. Kasi ano yung lambat nila eh. Sobrang pino. Hindi pala dapat yan. Kasi dapat yung mga maliliit hindi na makukuha. Oh. Kasi kailangan palakihin nyo, di ba? Oo, tsaka dumami. Oh. Para dumami, ang ano. Mm-hmm. Kaya, bawal na bawal talaga. So, matindi ngayon ang panghuhuli para sa mga illegal fishing. Tama? Oo. Oh. Mm-hmm. Next natin. Hindi. O, ito naman. Anong ginagawa to, kuya? Ano yan? PIDEA ba to? BOC? Oh, BOC tsaka PIDEA nag-join na... Join forces. Nakahuli ng Kosh Marijuana. Declared as consolidated balikbayan boxes. Hala, may report si ano ah. Ito ba yon? Hindi kaya? Ayan. Ha? Hindi? Okay. Sa BOPS, ata sa ano yun? Vape? Hindi. Balikbayan boxes. Hindi. Sa Manila International Airport. Tingnan natin na natin ah. Hindi, nitrato. Ito daw eh, sa ano daw ito, yung mga vape, ha? Mali yung JB, yung litrato. Ayan. Ito, yung mga nahuli, nakita nila na illegal din ang pagpasok dito, yung mga vape. Na-report natin ito kaninang umaga, di ba? Ito yung mga vape na ipinasok na hindi naman nabayaran. Di ba? Tama ba? Ayong... The Bureau of Customs... 4 million. Oo, nahuli din nila yan. Hmm. Marami, hindi lang 1 million yan. Asa na ba yun? 1 billion! Ah, billion pala. Oo, na kontrabando in Malabon. Diba? 1 billion pesos na halaga ng mga equip, ano na yan, ng mga kargamento, diba? Dalawang city yung hinihuli yan sa Paranaque ba isa? Oo, ito yan. Tingnan natin ah. Operations against this smuggling group will not stop until they are all held liable for the crimes. This recent enforcement of our law send a clear message that these activities will not go unchecked. Hindi yan na-check nila, ano, di ba? So, yan ang nangyari. Director Bernie Enzizo said that an initial inspection of the location revealed a total of 20 warehouses. 20 warehouses daw yan. Ayan, yung isa, they nahuli nila 8,400 boxes of Flava branded vape pens. Okay? Nagkakahalaga 8,400 na boxes. No? At may mga flavor pa yung vape pens. Sa containing 100 pieces per box at 550. So sa bawat isang kahon, 100 piraso 'yon. Ang bawat isa ay 500 pesos, 550. Diba? Ang market value. Tapos, yung vape pens na huli, nakita rin nila, nasa 462 million pesos. Diba? Adding the 520 excise tax, wala silang binayaran eh. Na tax eh. Ipinasok dyan eh. Ngayon, nahuli na lang yan. Nasa loob na rin ng ano kuya? Nasa loob na rin ng mga warehouses. Doon nakita. Pwede palang manghuli ng ganun? Nasa loob na ng ano? Warehouse?
Ay, ano katulad yan? Nadako sa custom. Kasi maglalabas ang custom ng warrant of seizure. So nagpaalam ito mga to. Oo. Dadaan ka sa custom. Kaya, kasi pagka mga imported items, magsasangguni sa customs. Mm-mm. So malaki eh. Malaking ano to. Ito ay nasa 3.72 billion worth of smuggled vapes following the series of raid in Malabon and Parañaque. Dalawa pala. Isa sa Malabon, isa sa Parañaque. Diba? Oo. Puro billion-billion to. Diba? Ayun na nga, mga vapes nga siya. Siguro, inipon lang ng custom yan para para biglain. Para. Pero sinasabi nga natin, alam na custom yan, kaya nga pinuntahan yan dyan eh, no? Oo. Oh. Yun siguro, kaya para manghuli talaga, ayan. Hindi, kasi, sabi, makakalabas ba yan kung hindi binigyan ng go signal? Oh, siyempre, kunyan, dumadaan lahat sa custom yan, kaya lang, depende sa pag-uusap. Yun. Sa, ano sabi mo kanina, Gaila. Gaila. Ito si Arby talaga, nakakainis eh. Gaila. Okay, next natin. Tanong mo kay Yorme. Oo nga. Okay naman ito, the disbar. Ang isang lawyer na disbar. Ha? Natanggalan siya ng ano? Ng lisensya. Karapatan. Bilang isang lawyer. Oo. Tama? Okay. So, former director of the Bureau of Customs, BOC, for falsely claiming he has the authority to sell off seized and forfeited vehicles by the Bureau and then refused to return the 1.4 million pesos given to him by the unwitting buyer. Ano yan, kuya? Baka yan yung nagbenta. Kasama sa kwento ng mamahaling sasakyan. Dalawa? Bugari ba yan? Bugari nga, Bugari. Ha? Bugatti. Bugatti. Oh, baka kasama sa usapan niya, kaya nabuking. Ito sayo niya isuli kasing 1.4 million. Siguro naubos na niya. No. So, na-disbar. Meron mo katumbas ng pagkaalis mo sa abogado. Sa 1 million lang ba yun? Oo nga eh, di ba? Kaso-kaso kayo, mga ganun na eh, di ba? Mm. So, sino to? In the press statement released by the court last March 1, Friday, 2021, ordered the stricken down from the roles of Attorney George M. Munroy, formerly the director of the BOC Financial Management Service, now the Financial Service nga, yun nga, sinasabi. Munroy was found guilty of violating Canon Section 1, 2, and 28 of the Code of Professional Responsibility and Accountability and was disbarred from the practice of law. Sayang, ano? Sayang, okay. Mm. So, siya ay parang binenta niya ng mas mura? Oo nga. Yung nilalabas niya. Yung karapatan niya. Oo nga. Mayroon mo laking, ang liit na halaga nun, katumbas nung pagka-abogado niya. Mm-hmm. So, mismo nga Supreme Court ang nag-ano niya. Nag-order. Diba? Oo. Siyempre, yun ang higher court. Kaya nga. Sige, yan ang ating mga balita. Kaya kayo, mga bagong abogado. Okay. Ayan, eto naman, ano to? Okay, matutokso. Mm-hmm. Ayan, ito naman, parang celebrate ng Women's Month. Women's Month ng PMP. Oo, ayun. Yung binagyan ng parangal yung mga kababaihan na policewoman. Mm-hmm. Dahil sa mga katangiang nagawa nilang kabutihan o sa serbisyo. Kaya pinangunahan ito ni Police Major General Jose Milencio Nartates. Oo. Siya po yung National Capital Region Police Office, PMP NCR. Yan po, ito yung isa sa mga panauhing pandangal. Arby yung andyan yung pangalan ng Miss Daphne Oseña. Si Miss Daphne Oseña. Ayan. Tito, ipinapakita at ipinapamalas sa mga
kapulisyahan at sa mga taong bayan na walang diferensya ang pulis na babae at pulis na lalaki. Di ba? Pareho yan, may mga tungkulin na gagampanan. Women are given equitable opportunities, not hindered by gender bias and discriminatory stereotypes. Di ba? Pwede. Hindi lang yan kami pang paano, pang opisina. Di ba? Panggera din. Pwedeng-pwede. Di ba? Yun, ang maganda. At syempre, itong buwan po ng Marso ay buwan ng bukod sa fire month, di ba? Fire Prevention Week. Month. Panahon din ng dapat kilalanin ang kagalingan ng mga kababaihan sa lipunan. Yan. So, sa kakampi, marami rin kami activities na gagawin. Itong 14, 15 ng March and 22. Yan. Pinagsasama-sama natin ng mga asawa-asawa ng mga OFW, di ba? Yan. Ganda nga, ano yun. Ito sa, ano to, yung ginanap nung sa flag raising ceremony nung Monday, March 6. Okay. National Women's Month Celebration. Oo, yun, di ba? Kung regional office, kung tawagin yan, kick-off ceremony. Yan. At syempre, dapat talaga sineselebrate talaga ng mga ibawat sektor, di ba? Kinikilala natin na ang pagiging isang babae ay hindi balakid. Ano ba yung balakid sa Tagalog? Hindi sagabal o hadlang. Hadlang. Di ba? Sa pagpapatuloy ng buhay. Sabi nga ni ano daw, gender equality. Kailangan pantay ang babae at lalaki. Lalo kung nakahiga. Pantay. Di ba? Mga katoto, tanda nyo mga katoto, walang gender, equal gender pala. Ha? Kahit babae o lalaki, lalo sa mga serbisyong gobyerno, mga kapulisan, ay talagang dapat natin igalang yan. Okay, bago tayo magdire-diretso, tayo muna po ay magpaalala mula sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng Galunggong, Tamban, at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Kay Gem. Gem Resort. Ayan, gusto ko yan. May peace of mind, tas pwede ka pang magluto. Di ba? Malinis. Nakapunta ka na dyan, di ba? Malinis ang malamig lang. Hindi pa naman para... Pwede yan, tulog-tulog ka lang, no? Pahinga. Okay. Ang Tagaytay Gym in Tagaytay ay pwede yung puntahan po si Captain Lopez sa 0917-535-6259 para sa inyong booking. At kapag ka naman gusto yung si Paskin, Mr. Paskin Natividad, anong numero? 0928-735-4919. Okay. At ang resort na ito ay matatagpuan sa Puruk 145. Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Pag nakita nyo po ang Mahogany Market, ayan, Matirday, yan po yung mga Matirday Academy. Yan po yung mga landmark. Pag nandyan na, malapit na, yung mga bakahan, ano ba, di ba? Okay. Next natin, Tumantal Moya Cold Shampoo. Hair grow, hair fall, and dandruff. Ayan, maiiwasan nyo po lahat yan. Yung hair grow, ayan, dapat na yan. Hindi ka makakalbo tulad ni Katotong
Katoto, si Arby sinabi ko. Okay, ayan, 11 ingredients of traditional Korean medicine para hindi kayo makakalbo at hindi rin ba tutubo ang mga buhok natin, and of course, makokontrol pa rin ang dandruff. Okay? Next natin. Okay. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na 'yan. Dahil dito, ang mga imposible nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence. M for leadership. I for integrity. T trustworthy. E for empathy. I'm proud. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Okay, yan naman po ang ating Bayview Park Hotel Manila. It's an ideal hotel for tourists and business travelers. Ito po yung matatagpuan sa pandulukan ng Ruas Boulevard at United Nations Avenue, Ermita, Manila. Okay, ayan. Kaya kayo po, pag gusto nyo pong mag-check-in, kung may meron kayong mga gagawin diyan sa may US Embassy, aba ay diyan na kayo mag-check-in. Pwede naman po, ha? Bayview Park Hotel Manila. It's an ideal hotel for tourists and business travelers. Ayan. Greetings naman natin. Hi to Manila International Airport via General Manager Eric Jose C. Ines. Bago to, ano? Bago. Okay. Ayan. Mia Head Executive Assistant Chris Noel A. Bendijo. And Mia Assistant General Manager Airport Development and Corporate Affairs Mr. Raul V. Austria. Yan, di ba? Okay, oh. Ano pa? Dami nito, ah. Ay. At, syempre, sa mga, ito, sino ba to? Sa bagong mamumuno ng Mia, kung saan taglay ang kadakilang layunin, may taas ang antas ng kalidad ang mga pagbabago bilang pangunahing palipara ng Pinas at kilalanin sa buong mundo. Yan yung tatlo, di ba? Bagong-bago ito. Tatlo, puro lalaki. Dapat may isang babae dyan. Dapat para may balanse. Tsaka hindi pa yon. Para malinis, matanggal yung mga daga. Siyempre, may mga babae, malinis eh, di ba? At siyempre, sabi nga natin, nais natin bigyan ng pahapyaw na pansin ang mga katoto ang taong katulad ni Manager Cynthia Albiola. Kung saan ang ilang dekada nang naglilingkod bilang Manager System and Procedure Improvement Division ng MIAA. Masipag at mabait at masayahing tao na namumuno, taglay nito ang dakila at may pagmamalaki natin sa antas ng MIAA. Okay? Okay. So, yan. Ano pa yung mga iba? Siyempre, may mga babatiin ka, sir. Ayun ka, kwan, yung grupo natin sa Elite Elite Club na pinapamuno ng ating charter president boss. Ang tawagan po namin dyan sa Elite Club Pinoy eh boss. Kaya yun po boss. Okay, yung charter president namin ay si Boss Sunny Mogs Angeles na nasa kasalukuyan na pala kung nasa Taiwan o Singapore. Sino? Yung grupo ng Elite. Ah, hindi ka sumama. La pera. Oo nga. May mura lang ang pamasahe. Ah? 6,000 pesos na bali ka na yon. Pag doon ka bibili. Hindi, tsaka ano yata sila eh. Yung mga nagreserba na ng mga matagal. Matagal o, matagal pa o. Kaya mas mura yun. Kaya yun hindi ko natunugan yung reservation. At saka ayoko rin ng ano, biro. Malis ngayon, mahirap, no? Ilang araw yan, 1 linggo.
O nga, yung ating mga transaksyonis dito. Ay, nang diba? Malaking kawalan eh. Mm-mm. Kaya kailangan na, kwan, lagi ka na dito sa hometown. Gutom ka pagka na doon. Masaya ka ron. At maaaring lahat nga libre. Eh, pagdating mo naman dito, gutom. Okay, oo. Okay, mga kaibigan, na tayo po ay... Meron pang ilan, kuya? Yung mga sa Eagle mo. Oh, sige, batayin na lahat. Philippine Eagle. Po yung sama namin sa Philippine Eagle. Ang password naman dito, mga kuya-kuya. Pagka member ka rito, Kuya Pasky, kanya, Kuya Mogs. Ayan po yung kagandahan na kung bakit ako nasapi rito. Okay. Dahil sa edad ko na to, kuya pa rin ang tawag nila sa akin. Ay, okay, yun ha. Ako nga ate. O, diba? Ate-ate lang tayo. Ha? Oy, kuya. Ano, kumusta dyan, Arby? Okay. Yeah, binabati ko lahat ng mga kasama natin dyan sa Philippine Eagle. At mm-hmm. yung mga may kaarawan dyan ng Marso, mm-hmm. sa buong buwan ng Marso, binabati ko kayo ng advance at... happy, happy birthday! Kanta nga, kuya. Tulad din ng ano, sa Rotary Club International, District 38. Oo. Lahat po ng... lahat po ng may kaarawan dito, binabati natin yan. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa'yo handa. Okay. Yun know, na, mga ah. samahan na sinasapian natin. Yung Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, Elite Club Pinoy, mm-hmm. Philippine Eagle, okay. Rotary Club International, District 3810. Mm-hmm. Dito naman po, ang password naman dito, classmate. Classmate, kapag ka naging pareho kayong presidente, ang tawagan mm-hmm. naman dito sa mga presidente ay classmate. Iyon. Yeah, tulad po ng aming mga kasamang mga presidente noong 2005 hanggang sa kayon, hanggang sa kasalukuyan ay nagbuo kami ng isang samahan ng past president. Ito pong president namin, kung tawagin yung President 101. Okay. Kami po yung President 101 na hanggang sa ngayon ay tumutulong, naglilingkod para sa bayan. Okay, at syempre wala naman po tayong oras. Pero ang sinasabi nga natin ay nakikisa at nakikiramay din ang ating grupo sa pagkawala naman ng ating si Miss Jacqueline Jose. Diba? The famous, diba? Matatandaan natin, diba? Kailan namatay kahapon? Saturday? Is it Saturday? Saturday? Kinamatay. Nalaglag daw yata. Nalaglag sa hagdan. Nag-emerge yung bagok ng ulo. Siguro. Patok na ugat. Yun. Pagka sa ulo na... Mag-iingat yung mga may edad-edad, no? Hindi nga. Sana natin, kailangan natin ay mag-ingat daw, sabi ng aking kap-anak. Yan. Diba? Sabi ko, ingat ka, sabi ko kagabi, kasi alis-alis ka. Sabi niya, ikaw mag-ingat kasi saan ka nakakarating. Sabi niya. Huwag umalis lang mag-isa. Yan. So, nakikiisa tayo at nakikiramay po sa pagpanaw ng isa pang napakagaling na artista, di ba? At siyang kauna-unahang nanalo sa labas, sa ibang bansa. Yung Canis, ano ba yun? Nanalo siya, di ba? So, wala na naman tayong oras. Ang bilis ng panahon, ang oras. Marso na agad. Yeah? Sige. Abangan din po natin ang pelikula tuloy. Abangan din po natin ang mga programa natin dito. Ano po? Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po
sa inyong paggabay sa aming palatuntunan, Talakayang Pinoy. Sana po ay manatiling gabay niyo kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang panahon na is mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Sa pamamagitan po ng inyong musikang napapakinggan, ako po ang inyong lingkod, Feni Codemus, nagpapaalam po sa inyo. See you Wednesday! Inyong lingkod, Katotong Paski, sana'y manatiling makinig sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy.